Hey, hey, hey! Good morning! Good morning, good morning, good morning! Mayong buntag sa mga Bisaya. Maupay na aga sa mga waray naman, sa mga sangkay nating waray, si Ma'am Elizabeth Manlulo. Good morning po, Ma'am. Maupay na aga. May pang-abak naman po, kaya kayo man. Kering Kapampangan kyan. Maranong tamo po, Linusong. Kining obligasyon tamo. Umaga tayo lumusok yan. Panibagong umaga. Ayan, maraming salamat po kay Apong Gino sa umaga na ito na kinising tayo. So, sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ayan, kumusta lang? Sa mga gising na dyan, shout out po sa inyo. Ay, alas 5, sakto pa ng umaga. Ngayon, dating gawi. Ang ating routine, kalabaw muna. Tapos baka. Tapos magpitas ng okra. Tuloy natin pamimitas para madagdagan yung ating pinitas kahapon. Yes, ay meron akong lalakarin na lang po ngayon. Kaya medyo maaga tayo. Pupunta ako ng City Hall. May sinasuhin lang po para sa amin namang livelihood din. Kailangan ako kasi ako ang presidente. May sinasuhin akong papel para ma-deposit na ang budget namin sa mga farmers. Yan po ang isa na ating inasikaso ngayon. Tapos bukas, report sa mga kasamahan kung matapos ko ngayong araw. Yan ang buhay kagawad, mga aswelo. Okay, medyo madilim pa, oh. So, una kong ilipat si Victoria. Ito. Sige, maglipat pala ako. Tapos mamaya magpitas. Para ma-deliver. Yan, good morning. Kahimik pa. Lipat ko na si Victoria, si Jason at si Clark naman ang aking pupuntahan. Tapos si Claudia at si Princess. Si Marbet nandun sa kabila, eh. Okay. Good morning! Woohoo! Welcome to the world! Welcome to the world. Oo. Diba? Maaga pa lang, nakapag-exercise na tayo. Andito na yung ano, malapit ng mga ano, yung bako. Hanggang dito lang yata sa unahan. Tapos, diretso na doon, pupunta doon sa gym namin o sa court ba. Doon sa mag-distribute ng tubig sa bahay-bahay. Ayan, malapit na. Okay. Tapos na si Jason. Si Clark naman. Ayan, unti-unti na lumilwanag mga swelo. Naikutan itong mga baka at kalabaw, pwede na tayo mamitas. And shout out po kang Sir Roberto David. Maraming salamat sa inyong lagi panonood po. At kang Sir Mario Susmerano, shout out po. Habang naglalakad tayo, shout out muna tayo. At kang Ma'am Maria Sia, shout out po. At kang Igmarin, yan. At kang Sir Marlon Santos, yan, shout out po sa inyo. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan. Kang Ma'am Valerie Anis, yan, shout out po, Ma'am. Good morning po. Kuya Bart, shout out po, Kuya Bart. Maayong buntag.
At nandito naman po ako sa bukid. Ayan o, palusong na naman. Para igayak yung ating mga alaga. Ayan siya. Ang Ate Maria Ligaspi. Ayan, shout out po sa inyo. Ate Maria at kang Bea Victor. Ito at ipapastol ko naman po yung ating mga alaga rin eh. Ito si ano. Si Clark yan. Nasaan na yung tulos niya. Re. Ire. Ah, lipat tayo. Di, pagmupakan. Napakan mo eh. Ah, follow me. Mumu. Balikan natin sila ni Mumu at Claudia at lipat natin ng ibang pwesto. Aba. Mumu. Malaki na si Mumu. Malaki na yung ating kalahi. Oh, kapanungan ha. Tara, dito tayo sa kabila. Talon ko dito sa ano ha, kanal ha. Matalon naman si Claudia sa kanal. Talon, one. Ikaw na eh. Please. Two. Very good. Dito tayo. Ayan, medyo na late tayo ng bagya na stranded ako dun sa pinagtalian ko ng baka. Dahil nagtagpo kami ni Roger din, nagpastol din siya sa kanyang kalabaw. Ayan, nagmamaritis pa muna kami. Nagwintuhan. Ituhan muna sa mga nangyayari doon sa piyesta ng kanyang kapatid. Eh, kaya kiring ba? Eh, bakit daw hindi ako pumunta? Hindi ako nakapunta. Gawa ng ano tayo din sa ating mga obligasyon. Tsaka may training noon sa doon sa Stingless B ba? Tapos may program pa sa mga bata sa school. Yung buwan ng wika, nandun pa kami. Lumatin kami yung mga opisyal. So, yun, hindi ako nakadalo. Sige. Ngayon, i-ano ko na yung mag-harvest na tayo ng okra. Suot mo na ako ng gloves kasi makati yung okra. Tapos yung meron akong ano dyan, konting pizza yung tira sa mga manok. Kunin ko na. Yung mga malalaki. Yeah. Update natin yung ano, silipan nga natin. Kung may tumubo na. Uy! Ito na mga silo. Mas sumilip na. Pero yung, wala pa yung iba. Ayun, meron na. Mas sumilip na. May pailan-ilan na sumilip. Sana po magsitubuan kayong lahat. Oh, meron na sumilip. Ayun na. Ba. Meron na. Pero hindi pa ano. 100% nasa 10% pa. Sige, salamat at meron ng tumubo kahit papano. Kala ko hindi na sila tutubo eh. Ah, dito tayo. Harvest tayo rin eh. Tagdagan natin yung harvest natin kahapon. Set up muna natin ating camera. Wala tayong cameraman. Wala sila misis. Ayan o. Kahit dalawa isang puno, pwede na.
Ayan o. Maraming ano, maraming kasunod o. Hindi. Tapos, isprehan ko siguro mamaya hapon. Kasi nangulubot na yung dahon o. Pero kahit ganyan, marami naman siyang bunga. Kapalo. Ito o. Tara. Mamitas tayo ng gulay. Makuha tayong pizza yung mga suelo. Unti lang ito. Pero harbisin ko na. Tira lang ito sa manok eh. Lagay natin sa ulam mamaya. Sigang. Masigang tayo ng ano nan. Kambing. Sinigang na kambing. Lagay natin ng ano. Pitsay. So tara, mamitas tayo ng pitsay. Tapos ito yung ating patula. Meron na sumilip na bunga. Napakita ko lang nyo sa inyo sa dali. Tara. Ito yung itsura ng ating patula. Umakyat na sila sa taas. Ngayon meron akong nakitang bunga na sumilip. Nasaan na ba yung banda? Nasaan ka na? Ayun. Ano, bunga na yan mga suelo eh. Epektibo yung ano yung ginawa ko mga silo na bago ko to itinanim itong patula na ito. Nilagyan ko muna yung hukay ng dumi ng kambing, tapos tinabunan ko, tapos saka ko inibabaw yung seeds ng patula. Ano, isang beses lang ako nag ano nito mga silo, nag apply ng abono, hindi na ako nag apply ulit. At ito, yan eh, pinroning ko na dito eh. Kaya hindi natin kita yung dahon na talang taba niya. So ganun ang ating practice. Lagi kasi marami tayong available ng dumi ng kambing. So, kada tanim ko, pailaliman ko ng dumi ng kambing bago natin itanim yung kung ano man ang seeds na natin itanim. Ito sito, hindi natin nala, ano, lagyan to. Pinaibabawal lang. Ngayon, ito yung pitsa natin. Ano, nakapag-harvest-harvest na ako dyan. So, pagpatuloy ko lang yung pag-harvest nyan. Update lang natin yung ano. Patula natin. Ayan na siya. Alright. Umagang kay ganda. Ayan, sumidlak na yung ating haring araw. Sarap sa pagkaramdam ako silo na nakapag-harvest-harvest na tayo sa ating mga pinagpaguran. O, tara. Harvest na ako ng pitsa eh.
So ayan po mga kasuelo, natapos ko nang ipitasin yung kaunti nating pitsay, kaperangkot nating tanim na pitsay. Sandali lang. Pinawisan ako ng maraming singot mga kasuelo. So ito yung ating na pitas na gulay ngayon. Ayan o. May okra, may sitaw. Ay yung sitaw pala, hindi ko na yun ano kasi pangkusumo na lang yun. Si Renato, yung mga kapitbahay dyan, pinakuha ko na. Pati yung pitsa yan dyan sa mga bahay-bahay, meron ako nakita dyan, naliligo doon sa balon. Sinabihan ko kung gusto nilang maggulay, kuha lang sila dyan. Yan, mamigay din tayo dito sa ating mga katubale. O dyan sa ano ba, mga bahay dyan sa taas. So, pinapitas ko rin siya ng pitsa kung gusto niya. So mapitas daw sa mamayang hapon. Ay wala daw sila ring ulam, eh, di ba? Eh, nakatulong tayo, ito paano. So, lagay na natin sa lagayan ito nang ma-deliver sa bahay para maigayak ni Mrs. at dalhin to sa bayan. Medyo mataas yung sabi ni Roger kanina, nagkwentuhan kami yung pitsay daw, bumili sila kan nung isang araw 120 daw ang kilo. 120 ang isang kilo daw bumili siya. Ganun naman talaga kapag tayo bibili, mahal. Pag tayo ang magbenta, mura lang nila kukunin. Tingnan natin, wala pa akong idea sa presyo nitong pitsay. Mag-ano muna ako, magtanong-tanong muna ako rin sa bagsakan. Tsaka natin, yano. Actually, meron na nag-order sa akin pala. Ito pitsay. Pero hindi ko nga alam kung paano o hindi pa alam kung kano ang aking iano. Kasi ako lang din ang kanyang inaano eh. Na presyo ko daw. Ang masusunod, hindi mag-ano muna ako. Magkuha muna ako ng impormasyon doon sa bagsakan mamaya. Tsaka ako i-deliver sa kanya. Nag-order na sa akin yun. Yun din ang binagsakan ko ng okra kahapon. So ito, may babagsakan si Mrs. dito. Sige. Diba? Ito paano, nakapag-pitas-pitas na ng aming mga pinagpaguran. Tapos yung apalaya, meron na sumilip. So ano na naman yan? Nangailangan na naman yan ng maraming kawayan. Biskot ni mga manuka eh. Yun oh. Ito marami pa akong ano doon. May mga siguro mas marami pa dito ang naiwan. Diba? Marami sana to kung hindi nadalik sa manok. Diba? Kahit pa paano makakagulay-gulay kami. Kukuha lang sana ako ng pangkonsumo. Kaso marami pala. So yun. Kinuha ko na. Sayang eh. So, magkakapira din ito. So ilagay ko muna sa lagayan nito at madeliver na. Pintarte na ng umaga. Tagaktak na ang pawis ko mga kulo. Maganda sana itong ano ito. Sabay-sabay nagbunga yung ating mga tanim dito. Kaso nga, hindi naman sabay-sabay tinanim kasi. Kumbaga, nagiging step by step. Sabay ito, masaya sana. May okra, may patula, may sitaw, may palaya, may pitsay. Sige, sa susunod na mga buwan, baka marami na akong matanim din yung mga swilo. Kasi, dun sa aking committee mga swilo, mayroon akong budget nga na para sa agriculture. Yun yung aking hanggang ngayon nga, hindi pa na-purchase. Pero inano, matagal ko nang inano yun. Pinurchase ba? Hindi pa na-asikaso sa aming tesorer. Kasi tesorer mag-ano, mag-ano dyan, asikaso. Ubisi yung tesorer namin ngayon. Pero ano na, pina-implement ko na yan. Pag nakuha ko na yan, marami yun, mga seeds. Kadalasan seeds ang aking in-order. Pati mga medisina, mga gamitin. Mga tools. At yun naman eh, hindi ko sarili ha. Iano ko. Pamigay ko sa mga gusto magtanim dito. Marami rin nag-tanong sa akin kung meron ba akong
available ngayon na seeds. So wala akong maibigay ngayon sa kanila. Kasi nga hindi pa na-probahan yung aking na-request. Pero doon sa asosasyon, malapit na akong makapagano. Papakita ko rin sa inyo mga sulo yung nursery doon, maganda. Sa asosasyon yun. Sa barangay wala pa. So, doon ako magpapatubo ng mga seeds. So maganda, maganda. May rain shelter, tapos may patubuan na sa or tinatawag na greenhouse, yung plastic yung ano, yung bubong. Makapagpatubo tayo ng marami. Yan ang aking binabalak. Kung gusto mangyari naman, papatubo ako. At pagkatapos, anuhin ko yung mga tao. Tawag dito, Tagalog. Inganyuhin ko na mananim sila. Kasi yung iba dyan, yung mga nabigyan ko ng seeds noon, hindi ko alam kung itinanim ba nila. Pero meron naman akong nabigyan na may feedback naman. Nakakapitas daw siya at nakakabinta na. Mas maganda, di ba? Hindi lang tayo ang ano. Yung budget sa barangay, ano ko yan? Hindi ko sarili yan. Ako lang ang mag-manage kasi sibre ako ang ano, nasa committee. Yan ang buhay, gagawad ng asilo. Kailangan adjustable. Yan ang gusto ko mangyari. Magpapatubo ako ng marami seeds para yun ang gusto magtanim talaga. Yung may area, ikuha na lang sila. Diba? So ako na lang magpatubo. Ayun, ano, available na seeds. May nag-ano din sa akin. Kung meron bang seeds ng, ano, bell pepper, kanin daw sila. Wala pa tayong ibigay. Sa, ano rin, sa DE rin, wala pa available na seeds. Papirmahan pa ako ngayon. Lalakad pa ako ngayon. Busy-busy. Bagay, itong ulay, hindi naman ito, ano, matagal, ano. Kami magtinda. Bagsak lang naman namin ito. Mabilis pa ito sa alas 4. Pero, salamat pa rin ako kasi kahit dito sa Baybay, kahit mura, nakakaano rin kami. Hindi katulad dun sa ano, sa Arayat ngayon. Sabi ni Apo Leleng, kapatid ni Mama, air mat ni Boss Reggie, nanay ni Boss Reggie. Sobrang baba lang ng kulay dun. So, nakita ko naman sa upload o sa Facebook na ano, sobrang baba nga. Yung may nakita akong patula na saan ka dito? Yung bundle, 20 lang yata, benta. 20 pesos or 40, di ako nagkakamali. Grabe naman, sobrang baba. Yung saklap sa katulad namin na nagtatanim. Mahal yung mga medisina bilhin, abuno, tagod pa. Tapos, pagdating sa market, halos hingiin na. Lugi. Ay nako, buhay, magsasaka. At ganyan, laban pa rin. So yan, tapusin ko lang po muna ito at ayun naman po muna yung ating episode ngayon, yung umaga. Dahil sa mga susunod na oras nito ay busy na ako. May lalakarin ako doon sa City Hall, babalik ko sa City Hall at papipirmahan ako, ayusin ko yung ano, sa livelihood nga para matapos na, para, maghihintay na lang kami kung
kailan i-deposit yung galing sa LGU. Kaya so, naman po muna, mga sulo, magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong laging pagsubaybay dito sa aking buhay-buhay sa baybay. Shout out po sa inyong lahat at sana po ay mag successful tayong lahat sa ating mga pangarap. Hindi nga, pero ako yung nagpasalamat kaya sa inyo dahil patuloy pa rin kayo pong nakasubaybay, nakasuporta. Mga silent viewers dyan, yan, hindi ko na kayo ano rin. Basta shout out sa inyo, maraming salamat sa inyo. Mga silent viewers, silent supporters, at solid supporters, solid subscribers, at sa mga hindi pa nagka-subscribe dyan, sana po ay subscribe sa inyo ang aking YouTube channel. Kahit pa paano po yung mga tumaas ng kahit pa isa-isa lang. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga. Good morning. Paalam po muna. Peace.